Hello everyone, ako nga pala si Pablo and welcome to my channel. Aray, ouch. Grabe, ganda dito. So ngayong araw na to, I will be hitting the road with a message that's close to my heart, and that is, start now! Sa kahit anong bagay pa yan, whether it's trying a new path, or gusto mo na mag-resign kasi mag-change ka ng career, or may gustong gusto kong gawin for a very long time pero hindi mo pa rin nagagawa. Yung ride natin today, we will talk about taking that first step. Kasi yun naman yung pinakamahalaga, yung unang hakbang. So simulan na natin. Right on! Yung araw na to, pupunta tayo sa Baler. Medyo mahaba-haba yung biyahe. Pero pupunta tayong Baler kasi may music video shoot si Justin De Dios ng kanyang panibagong single. Pero bago tayo pumunta doon, pupunta muna tayong Suzuki Big Bike Libis. Kasi nabalitaan ko, sa July 1 daw, no plate, no travel na. Kailangan ko muna makuha ang aking plate number kasi medyo magtatagal tayo dun sa Baler. Let's go to Libis. 23 minutes, my God! Perfect! Let's go, all back. Let's ride! No, ano ba? Mas baby na, my God! Kailan mo all back! So, para sa mga hindi nakakaalam, ito po ang first official vlog ni Olbap. Sa totoo lang, ang daming beses ko na mag-attempt mag-vlog. As in, sobrang dami na. Kaso nga lang, medyo hindi kasi ako nasasatisfy sa output ko. Medyo ganun kasi ako. Kapag hindi ako nagagandan sa output ko, hindi ko talaga ilalabas kahit anong mangyari. Pero I think magandang practice din yun sa akin. Kasi sa totoo lang, feeling ko lang din, ang dami kong excuses tsaka nuisance pagdating sa pagbablog. Una-una sa lahat, kahit ang dami na naming beses humarap sa camera, sobrang nag-cringe pa rin ako pag ano, humaharap ako sa camera tapos nagkukwento. Cringe, my God! Lalo na pag kinukwento ko yung sarili kong story, tapos pinapakinggan ko yung sarili ko, sobrang nag-cringe ako. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko lagi napagpapatuloy yung vlog. Number 2, hindi rin kasi ako malam sa pagbablog. Hindi ko naman kasi alam yung mga camera angles, yung tamang lapat ng audio, setup. Kasi syempre, di ba, naka-helmet ako. So kung naka-helmet ako, medyo muffled yung sound or mga ganong bagay ba. Yung lighting, yung tamang lighting, yung tamang setup. Parang lahat, medyo sinisit ako. Eh, syempre, dahil doon, hindi ako nakakapaglabas ng vlog kasi nga hindi ako nasasatisfied. Pinakalas na dahilan kung bakit siguro hindi ako makapag-vlog na maayos kasi kinocompare ko yung sarili ko sa iba. Sobrang hilig ko manood ng ano ng mga motovlog, kahit anong vlog actually. Sobrang tagal ko na gusto mag-vlog ever since. Pero ang dami kong excuses, ang dami kong reklamo. Ang totoo naman dyan, lahat ng eksperto nagdaan sa pagiging beginner. Kumbaga, there's always room for improvement and development pagdating sa lahat ng ginagawa mo. Arkari, lamog. Ayan, lamog ang puwit. Ayan, mga kalamog. Ayan, mga kalamog na natawag sa inyo. It's malalamog talaga ang puwitan mo dito kahit sa lugar sa Pilipinas. Tech Libis. Here I come. Sige, mamaya na ulit tayo mag-usap. Sa wakas, nakuha ko na ang aking plaka. Layo pala ng pupuntahan. My God! Kala ko 4 hours lang. Yun pala'y 6 hours. My God! Mali na naman ang aking tansya. Exit right. Ay, grabe ang traffic, man. Ito na naman sa EDSA kabaan, but I'm riding on. Kita ng siksikan, ba't mo pa pinagpilitan? But I'm riding on.
yun no, nandito tayo sa first stopover. Pahinga lang saglit, grabe ang init. Sa totoo lang, sobrang hesitant pa rin ako going to. Kasi habang bumabiyahe ako, iniisip ko kung ano kalalabasan ng mga bagay ka. Tsaka kanina, habang nagbibiyahe ako, sobrang na-awkwardan ako habang nagsasalita. Hindi ko alam kung nilang ba talaga ako sanay or dahil iniisip ko palagi yung goal ko. Minsan kasi kapag masyado kang focus sa goal, na de-derail ka din, i-breakdown mo. Huwag mo masyadong isipin yung goal, but isipin mo kung paano ako magsisimula. Tapos step by step, as you progress, dun mo na isa-isahin or alamin kung ano yung mga pwede mong gawin. Siguro yun din yung dahilan kung bakit nahihirapan ako mag sa ulo ng steps. Kasi kapag sumasayo ka, sabay-sabay gumagalaw yung katawan mo. Para ako, parang aalamin ko muna yung steps sa paa, tapos aalamin ko sa kamay. Ganun ako nag-aaral. Mahirap talaga matanggal yung fear ng unknown. Tsaka yung pag napaparalyze ka sa over-analysis ng pwede mangyari. Pag-overthink. Pero yan nga eh. Yan eh. Doon mo malaman eh. Kung nakaka-experience ni kayo ng paralysis pagdating sa gusto nyo gawin sa mga bagay-bagay, huwag nyo na masyadong isipin. Just go for it para wala kayong pagsisigaw. And figure out things as you go along the way. So, ito yung kwento kung anong nagtatrabaho ba ako sa CBR as a data analyst. Data analyst na bro. Tumagal din ako doon ng mahigit isang taon. Tapos everyday, since routine yung ginagawa ko, parang analyzing data, about ulit, may ibigay data sa akin, tapos i-check ko siya isa-isa. Parang naging sobrang paulit-ulit lang siya. Tapos, napatanong ko sa sarili ko, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Parang ito ba talaga yung pinapangarap ko? Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ito talaga yung gusto ko. Life is really hard here in the Philippines, for everyone naman. Sobrang hirap naman. Parang, ang hirap habulin yung pangarap mo versus pagiging practical. And alam ko naman na yung pangarap ko na mag-perform sa stage, sobrang suntok sa buwan siya eh. Pero kasi ang mangyayari kapag hindi mo ginawa yung gusto mo, hindi mo sinubukan abutin yung mga pinapangarap mo, parang i-hunt ka nun for the rest of your life. Ang tawag ko nga dun parang unfinished business. Doon ka magkakaroon ng realization na hindi ka masaya sa life mo. Dumating na sa point na parang araw-araw ko papasok. Tapos dumating sa point na parang meron ng rage inside me na gusto kong suntukin yung monitor, gusto kong ihapas yung keyboard. Kasi hindi yun yung gusto kong gawin. Hindi yun yung tinatanong ko yung sarili ko, bakit ba ako nandito? Hindi naman ito yung gusto kong gawin. So for a time, pinagsabay ko talaga yun. So nag-audition ako sa Shopee, sa Korean company. Natanggap naman ako. So pumapasok ako ng madaling araw para lang makapag-out ako ng mga 1 p.m. 1:30. Tapos doon ako sa napunta na ako sa training kasi malapit lang yung training namin sa Makati. Everyday ganun yung ginagawa ko, pumapasok ako ng madaling araw, tapos yung trabaho. Sobrang nakaka-drain siya, para na akong zombie. Kasi parang hindi ko maramdaman yung dibu ko, parang ang tamlay-tamlay ko. Pagdating sa training, though ginagawa ko ng best ko, pero parang hirap na hirap ako magsaulo ng steps. Para nagpaalam talaga ako sa parents ko. Ma'am, pwede ba akong ano? Pwede ko bang subukan ito? Pwede ko bang bigay yung all ko? Bigay yung lahat ko? Kasi kung hindi ko siya subukan, i-re-regret ko siya for the rest of my life. Ayun, nag-resign ako. Talagang sinubukan ko siya. For 3 years, more than 3 years, nag-training ako. Walang nangyayari, as in wala talaga nangyayari. Meron ng pagsisisi. Sobrang na-depress ako naman. Parang nasayang yung 3 taon ko na nandun ako na wala akong nakikita. Plus, nung nagtatrabaho ako, kumuha pa ako ng hulugan na bahay for the family. So parang, sabi ko, maling-mali yung decision ko, maling ginawa ko, sisi ako, parang I failed my family, parang ganun yung na-feel ko. Pero, mabuti talaga si Lord. Mabuti si God. Talagang, yung hardship namin nag-pay off na SB9. At hanggang ngayon, mahal na mahal kami ng mga tao, mahal na mahal kami ng lahat sa pagkakas sa amin. Nakapasasalamat ko sa Lord kasi, syempre, unang-una sa lahat. Lahat ng blessings ay galing sa amin. Second, nakapasasalamat ko kasi parang, hindi nag-give up sa akin mga tao sa mga tao. Hindi rin ako nag-give up. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kapag hindi mo sinubukan. For me, everyone's bound to succeed.
Siguro sa timing magkakatan. Timing kung kailan ka, kung kailan makakapit ng goal. Pinakamahalaga lang talaga, sumubok ka. Gawin mo yung best mo. At pag sinubukan mo na siya, gawin mo yung best mo. Ibigay mo yung lahat. Kung sa ganun, wala kang regrets, wala kang pagsisisihan. Wala kang unfinished business. Sabi nga nila, it's not about the destination, it's the journey. Kahit pa sabihin na meron kayong objective, pa-enjoy nyo yung journey nyo. Kasi dyan nyo mamimit yung mga true friends nyo, dyan kayo makakabuo ng mga memories, syempre. So, don't forget to enjoy little things. Kapag masyado tayong nakafocus sa objective o sa goal natin, nakakalimutan natin yung mga taong tumulong sa atin. Parang feeling natin, tayo lang yung dahilan kung bakit natin naabot yung mga bagay-bagay. When in fact, we wouldn't be able to make it without the friends, without the people supporting us. More than the objective, ang pinakamahalaga yung treasures na matatagpuan mo along the way. Wait! Sakit sa puwet. Wait! Sakit sa puwet. Ba't kaya? Baka malambot ko lang. Pero binumbahan ko naman to eh. Binumbahan ko to bago umalis. Awit naman. Tigas naman. Agad na yung preload eh. Naka-1 na eh. Sagad na to eh. Mayari tumigas. Baka tumigas nga lang talaga yung shocks nito. Kasi init lamig. Yan, kung kayo magdadrive kayo, check nyo lagi, lalo na pag long drive, low baguettes, yung battery, yung lights, yung oil, yung water, yung brakes, yung air. Ano ba ba? Low baguettes, yung gas. Oh, syempre gas. Yung engine, tires, gano'n. Lastly, yung self nyo. Dapat responsible riders din kayo. Kasi, syempre, lahat tayo nag-share sa kalsada. So, dapat lahat tayo maingat. Mahaba pa ang ating babiyahihin. Pero, for those who would like to also do moto vlogging, bago kayo mag-ride, i-check nyo maigi yung sarili nyo. Ako personally, katulad ng sinabi ko, kahit kanina, kahit malayo o malapit, nag-helmet ako. Sarap ng biyahe, buti na lang hindi umulan. Nakakabahan ako kanina, baka umulan eh. Kamusta na kaya sina Justin? Maganda na naman kalalabasan yan kasi magagaling yung kasama ni Justin. Perfect! Lumagpas atas pa, Blue. Di ba pala? Kayo, kung may mga storya kayo, kung ano, comment nyo. Kung meron din kayo mga storya, kakaibang storya sa journey nyo. Kakaibang stories! Dito na tayo sa Aurora. My God. Sabi ni Waze, ano na lang, 40 minutes na lang ibibiyahe ko. Kaya nga lang muna tayo saglit. Speaking of, if meron man kayong gusto gawin sa buhay at napag-decide nyo na nagawin yun, make sure lang na ready kayo. Ready yung mind nyo. Kasi hindi naman magiging madali yung journey. Pangit naman kung hihinto kayo sa kalagitnaan. Hindi nyo malalaman kung ano mangyayari kung hindi nyo pinagpatuloy. So make sure lang na pag umiyahe kayo, kapag sinubukan nyo na or nakapag-decide kayo na gawin yung isang bagay, make sure na tatapusin nyo siya hanggang sa dulo. Yun lang, man. Grabe, ganda dito. Laki ng lubain. Sarap mag backflip. So, nasa gitna, oh, walang katao-tao. Walang katao-tao. Nagkalabaw dun, oh.
Medyo malapit na tayo, 40 minutes na lang. Sabi ni Ways, konting-konti na lang. Yes! Tara, biyahin na ulit tayo. Let's go. So ayun mga kalamog, maraming salamat ulit sa pagsama sa ride ko. Medyo mahaba-haba yung ride. Pero ayun, if sinimulan nyo na rin yung start now journey nyo, tapos feeling nyo parang hindi para sa inyo yun, it's never too late to try something new. And lahat naman ng ginawa nyo dun sa mga naunang start now journey nyo, pwede nyo siyang magamit para ma-improve yung sarili nyo dun sa panibago nyo gagawin. At syempre, hindi naman siya sayang kasi those are experiences and memories na nagawa. Syempre along the way, nami-meet nyo rin yung mga soulmate nyo, nami-meet nyo yung mga friends nyo. So, hindi siya sayang. Talagang, it's a learning. It's something na matitreasure nyo. So, ayun, if may gusto man kayong gawin in the future, may mga gusto kayong subukan, the best time to do it is now. Start now. Maraming salamat ulit sa susunod na ride. This is All Pop. Ride hard, ride safe.